Magandang araw po. Ito po si Dr. Carol Taruk. Isa pa kong obstetrician gynecologist. Pag-usapan po natin kung ano yung mga bukol o butlig na pwede makapa sa puwerta. Ano po ba ang mga parte ng puwerta? Meron tinatawag po na mons pubis, nandito po yung buhok. Meron kang labia majora at labia minora. Tatlong butas po makikita dyan, yung daanan ng ihi, yung vagina, tsaka yung anus o puwet. Doon sa mons pubis at sa ibang parte ng puwerta na may buhok, pwede kayong magkaroon ng mga butlig. Ang tawag doon ay folliculitis. Pwede magkaroon ng maraming maliit na butlig na namumula, na may nana sa gitna at medyo masakit pag natatamaan. Pwede rin itong isang masakit na bukol na puno ng nana na namumuo sa ilalim ng balat. Paano ba nagkakaroon nito? Ang most common bacteria na nagkukos nito ay yung tinatawag na Staphylococcus aureus. Pumapasok ito sa hair follicle after mag-shave, after mag-wax, pag naligo sa infected na pool o bathtub, at pwede rin during sexual activity. Paano ba maiiwasan ito? Yung pang-shave ay dapat malinis o sterile. Iwasan ang mapurol na razor blade. Iwasan gumamit ng razor blade, tuwalya at bimpo ng ibang tao. Maghugas muna ng malinis na tubig at antibacterial soap bago mag-shave o bago magpa-wax. Ang pag-shave ay sa direksyon ng pagtubo ng buhok. At siguraduhin malinis yung bathtub o pool na pagliliguan. Anong gagawin kung meron kang folliculitis? Pwede mag-warm compress o medyo mainit na bimpo na ipapatong dun sa pigsa ng mga 15 minutes para lumabas ang nana, at pwede mag-antibacterial ointment o cream kung mababaw lang. Pag malalim ang pigsa, pwedeng gawin yung tinatawag na incision and drainage sa clinic. Hihiwaan yung pigsa para makalabas ang nana at paiinumin na ng antibiotic for 7 days. Ang isa pang pwede makapa sa puwerta ay yung tinatawag na singaw or herpes simplex type 2. Ito ay isang viral infection na nakukuha sa skin-to-skin contact. Pwedeng makapa ang maraming butlig na may tubig o blisters o parang paltos na masakit pag hinahawakan at pag tinatamaan ng tubig at ihi. Pwede itong obserbahan lang kasi gumagaling ito ng kusa kahit walang gamot, or pwede rin gumamit ng antiviral cream o uminom ng antiviral na gamot para mabilis na mawala yung singaw. Ang isa rin pwede makapa sa puwerta ay yung tinatawag na genital warts o kulugo. Makakapa ang maraming maliliit na butlig, pwedeng flat o medyo nakaangat, medyo matigas ito at medyo maaligas-gas. Pwede rin lumaki na parang cauliflower at medyo makate sa pakiramdam. Nakukuha ito through skin-to-skin contact during sexual activity. Kung maliliit lang yung butlig, pwede mag-apply ng cream o acid solution, pero mas maganda pa rin kung tatanggalin through cautery or burning, cryotherapy or freezing, or pwede ring i-laser. Meron ng bakuna para ma-prevent ang genital warts. May isa rin viral infection na parang kulugo. Ang tawag dito ay Molluscum contagiosum. Ito ay mga maliliit na butlig na parang kulugo, pero siya ay smooth, hindi maaligas-gas at hindi matigas. At medyo makati din. Nakukuha rin to through skin-to-skin contact, at ang gamot dito ay pwede rin electrocautery, cryotherapy, or laser. Pwede rin may makapambukol sa labasan ng vagina, pwede sa kaliwa o sa kanan. Ang tawag dito ay Bartholin cyst, at kung infected, Bartholin abscess. Ang cyst na to o infection ay galing sa Bartholin's gland, mga glands na nasa side ng vagina na ang function ay mag-produce ng lubrication during sexual activity. Pwede magkaroon ng infection kung may bakterya na pumasok sa Bartholin's gland
At itong dahilan ng pamamaga ay pagkakaroon ng nana. Pwedeng kusang lumabas ang nana. Kung hindi naman, pwede mag-apply ng warm compress 15 minutes 2 times a day para magkaroon ng butas. Pag hindi pa rin, kailangan ng operahan. Ang tawag doon ay incision and drainage. Hihiwaan ng Bartholin's abscess para makalabas ang nana at pagbibigay ng antibiotic na iinumin for 7 days. Ang Bartholin's cyst ay inooperahan. Pwedeng hiwaan lang o tanggalin ng buo ang cyst. Pag may nakapambukol sa edad 60 pataas at ito ay medyo masakit o medyo makate at madaling magdugo, kailangan magpa-check up agad. May chance kasi na ito ay vulvar cancer. Kailangan mabiopsy agad at maagapan ang paggamot. Sana marami ulit kayo natutunan ngayon. Marami na ho kami na ilabas na mga videos at marami pang mga susunod. Kung gusto niyo pong ma-update, mag-subscribe lang po kayo sa amin. Maraming salamat po.